Dahil nga sa patuloy na kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang parte ng ating mundo, ang Pilipinas ay nararapat na talagang palakasin pa ang maarmas, sundalo at ekonomiya ng ating bansa. Sapagkat ang pagpapaulan ng mga missiles ngayon ay siyang nagiging paraan na ng bakbakan. Alam mo ba na papasok na din ang Pilipinas sa supersonic missile era? At ito ay resulta ng proyektong isinasagawa ng ating gobyerno. Gaano nga ba kalakas ngayon ang Pilipinas? Gaano nga ba tayo kahanda sa makabagong paraan ng digmaan? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Alam mo ba na inanunsyo na ng India at Pilipinas ang pag-deliver ng unang batch ng BrahMos supersonic missiles sa ating bansa? Noong January 2022 ay isinagawa nga ng Pilipinas at ng India ang $375 million deal sa tatlong supersonic missile na ito. At take note, tayo ang kauna-unang bansa na nakatanggap ng variant na ito ng BrahMos, kahit na marami na ding bansa ang nakipag-deal sa India para dito. Ang first batch nga ay i-deliver gamit ang transport carrier ng Indian Force. At dahil nga sa mainit ang mata ng China sa Pilipinas at maging sa India, ay mas lalo silang nag-init nang malaman nila na ipuposisyon ang mga missiles na ito malapit sa mga target nila na agawin sa ating bansa. Hindi mapagkakaila na ito ay isa sa mga pinakapopular ng malakas na armas na mayroon ang India. Ito ay resulta ng pakikipagsapalaran ng Russia at India sa paggawa ng mga makabagong armas upang palakasin ang pwersa ng kanya-kanyang bansa. Pinagsama itong likha ng Indian Defense Research and Development Organization or DRDO at ang Russian Federation's NPO. Kanila itong hinango sa Yukont missile na kanilang lalong pinalakas gamit ang mas makabagong teknolohiya. At resulta nga nito ay may kakayanang ng BrahMos missile na ilaunch sa kahit anong pang platform katulad ng submarine, aircrafts, warships at kahit pa sa kalupaan. May sukat ito na aabot ng 9 meters at bigat ng 3 tonelada. Isa ito sa pinakakinakatakutang armas pandigma ng India sa ngayon. Ito ay isang medium range ramjet supersonic cruise missile. Ito rin ay may bilis na papalo ng Mach 2.8. Alam mo ba na ang bilis nito ay maikukumpara ng 3 beses na mas mabilis pa sa speed of sounds? At ito rin ang kauna-unahang export ng India ng ganitong klase ng missiles nila. Gaya ng iba pang malalakas at dekalibreng armas, ang BrahMos Acquisition Project ay hindi lang nakatuon sa pagbili ng unit. Bagkus, kailangan din ng bansa natin na bibili nito ay may malawak na kaalaman at training sa kung paano ito gagamitin sapagkat hindi ito basta-basta na klase ng armas. Pero alam mo ba na hindi ito problema ng Pilipinas sapagkat matagal na tayo nag-aantay at matagal nang handa ang ating sandatang lakas sa paggamit ng BrahMos? Alam mo ba na nakumpleto ng ilang Philippine Navy personnel ang kanilang training sa India bilang operators ng ating mga BrahMos missile? Noong nagdaang taong pa lang kasi ay simula na nila ang kanilang training sa parehong pag-operate at maintenance ng nasabing missile. Lubos talagang humanga ang mga Indiano sa mga pinadala ng Pilipinas sapagkat halos 3 linggo lang na training ang naisagawa nila pero napasanagad nila ang required skill sa pag-operate nito. Isa nga sa unang planong nilatag noon ay ipupwesto ang bibilhing BrahMos sa mga isla malapit sa West Philippine Sea sapagkat batid pa rin natin na magpasa hanggang ngayon ay patindi ng patindi ang sitwasyon sa mga bahurang nasasakupan ng ating bansa.
na kinukuha naman ng China. Maliban sa MRF at submarine acquisition, maihanay talaga natin ang BRAMOS sa pinaka-inaantay na mailista sa inventaryo ng Pilipinas. At ito ay higit na makakatulong talaga upang maiwasan na din ang pangaharas ng mga banyaga sa ating mga kababayan. Ano na nga ba ang level ng ating bansa pagdating sa ekonomiya, militar at kagamitang pandigma? Sa paglipas nga ng panahon ay tuluyan ang mga tayong umaangat o patuloy pa rin tayong nangungulelan sa mga katabi nating bansa? Sa iyong palagay, sapat na ba ang lakas na taglay ng ating bansa upang protektahan tayo sa mga mananakop at mapang-abusong dayuhan? O kinakailangan pa nating palakasin ang seguridad ng ating bansa sa pamamagitan ng pagbili ng malalakas na armas sa iba't ibang panig ng mundo upang tayo'y di naapihin ng mga agresibong mapagkamkam ng teritoryo? Walang problema kung tayo ay nag-aangkat ng mga armas at kagamitan upang pataasin ang proteksyon ng ating bansa, sapagkat normal naman itong ginagawa sa lahat ng bahagi ng ating mundo. Ngunit lagi sana nating isipin ang kapakanan ng bawat mamamayan na nasasakupan ng ating bansa. Naway matuldukan na nga ang alitan at awayan ng iba't ibang bansa upang hindi na maipit ang mga walang kamuang-muwang na mga sibilyan. Ito sana'y gamitin sa seguridad ng mga bansa, huwag sa digmaan at gera